Itsura nyo at na-miss kong lugar na to. Hindi na nagbago. At syempre, na-miss ko rin to mga kapatid ko. Itong si Onyx at Ruby. Iba-iba na itsura nyo, no? Iba sa video cam. Pero alam mo, proud na proud ako dito sa dalawang to. Kaya sulit na sulit talaga yung pagiging OFW ko. Worth it. Worth it talaga lahat. Kaya bago magkaiyakan, eto na. Itong si Onyx. Assistant manager na yan ng bago. Diba? Magiging manager din yan. Di ba, yes, Onyx? Yes, of course. Yes. At itong si Ruby, kahit pa ulit-ulit itong nag-first year college, gumraduate pa rin to ng short course ng culinary! Yes. At ngayon, may small business na. Ate, salamat sa puhunan. Walang anuman. Worth it naman eh. Congrats, ha? Salamat, ate. At kayo mga neighbors! Yes! Our lovely, pretty, handsome neighbors! Hello! Maraming maraming salamat din sa inyo dahil inalagaan niyo itong mga kapatid ko. Tsaka kung hindi naman dahil din sa inyo, baka mapariwara itong mga to. Di ba nga, nung namatay yung magulang namin, kayo yung nandyan para sa amin. Kaya, thank you, thank you, thank you! Yes. Ang babait ninyo! Thank you! Yeah. Thank you. Emin, sa South Korea ka pala nagtrabaho, no?
Ano bang work mo doon? Ano, doon po ako sa taniman ng repolyo. Gumagawa ho ako ng kimchi doon. Lahat na yata ng trabaho nagawa mo? Tapos ngayon nag-farmer ka pa? Yes! Kaya naman ho. Kaya meron ako pasalubong para sa inyo. Oh. Ano yun? Isang kahon ng kimchi! Yay! Saan nga pala si Jade? New York, here I come! This is a prestigious fashion school in NYC, and next year, I will be a student here. Ngayon pa lang, I'm already creating my NYC collection. Look! It's fashionable and so sexy! Monza! Monza! Naku! Miss! Na-miss ka na ng ate! Naku, ang bago-bago naman ang bunso ko. Ang ganda-ganda pa! Bakit nga pala wala ka sa baba? Ay, alam ko na. Siguro nahihiya ka sa mga neighbors natin na medyo magulo kasi yung mga yun eh. Welcome home, ate. Ay, alam ko na. Eto, may pasalubong ako sa'yo. Isang kahon! Nako, sigurado ako matutuwa ka dito. Ay, nakakabigat lang. Ang dami kasi nito. Ang laman yan, nabanggit sa akin ni Ruby na mahilig ka daw sa fashion-fashion, mga damit. So meron dyan, merong bag dito, sandals, dresses, shorts, bags and shoes, lahat meron. Dali, buksan mo. Hanggang kailan ka dito, ate? Ha? Eh, nag-end of contract na kasi ako. Depende sa agency ko kung kailan nila ako pababalikin. Pero, ay, hindi ka pa kumakain, no? Sige, hindi, may dinner ako. Hindi, may dinner ako sa labas. Birthday ng friend ko, ate. Sorry, ah. Bounce na ako. Bounce? Ano? Bounce? Bye! Ate, cash yung pasalubong mo sa akin. Thank you. Oh, bilis, ate. Tikman muna tong Ruby Special Tocino. Alam mo, ito yung bestseller ko, kaya ipapatastes ko na sa'yo yung ibang mga produkto ko. Sige na, ate. Kainin mo na. Oh, bakit ate? 10 taon kong hindi nakasama si Jade eh. Pero mas pinili niya pang makasama yung mga kaibigan niya. Ano yun? Hay naku ate, simula nung sundo namin yung kailangan Tita Gina, ganyan na yan eh. Hindi mapakali kapag nandito sa bahay. Ha? Siyempre, si Jade, nag-a-adjust pa yan dito kaya... Hayaan mo natin. Relax. Sandali. Saan nanggagaling salitang hayaan? Hayaan? Onyx talaga? Tignan mo yan. Yan. Ano to? Nakita ko sa kwarto niya kagabi. Kayong dalawa, chine-check niyo ba kung kumusta si Jade habang na kay Tita Gina siya? Eh ate, lagi naman namin siya kinakamusta doon. Masabi naman eh. Pwede na to. Basta, habang naghihintay ako ng tawag ng agency, itutuwid ko yung kapatid natin. Ate. Ate? Nay, Tay, nangako ho ako sa inyo na hindi ko po pababayaan ang mga kapatid ko. Pagtatapusin ko po sila ng pag-aaral at hindi ko hayaan na malihis sila ng landas. Ha? Ate, relax lang, ha? Huwag ka na mag-alala. Promise, magtutulungan tayo. Relax na, ate. Promise. Para kay Jade. Para kay Jade. Para kay Jade. Para kay Jade. Jade! Saan ka nang galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Tsaka, bakit ang baba ng grades mo? Oh my gosh, ate! Bakit nasa iyo yan? Pumasok ka sa room ko? Pinakalaman mo yung mga gamit ko? My God, ate! Kundi privacy naman! Anesthesto ka nga, di ba? Gusto mo sumigat, no? Kap, tignan mo yung binahit papel, oh! Pasahin mo kaya? Pautang muna, bayaran ko sa sweldo. Love, Edgar. Hoy! Sira ulo to, ah! Next time, ha? Jade! Saan ka pupunta? Ate, sorry ha, pero pwede ba bigyan mo ako ng privacy? Privacy? Pwede ba bigyan mo ako ng honesty? Dahil bakit hindi mo sinabi sa akin tagilid na pala yung grades mo? Paano sa susunod na school, ha? Bagsak na o, konti ate na lang. Ate, chill! Pasado naman, di ba? 10 taon tayo hindi nagkita. Gusto ko lang naman mag-usap tayo na masinsinan, yun lang. Eh, di ba nag-chat naman tayo na nasa abroad ka? Ayun nga lang, lagi ka nagmamadali. At ngayon, ikaw naman nagmamadali. Mas gusto mo pang makasama yung mga barkada mo. Kakarating ko lang, oh.
Siguro may boyfriend ka, no? Kaya ang baba-baba ng grades mo. Alam mo, buti na lang talaga nag-endo ako para matutukan kita. Eh di dapat dati mo pa yung ginawa. Alam mo, ikaw, alam mo naman kung bakit ang tagal kong hindi nakabalik dito, hindi ba? Nagtrabaho ako para makapag-aral kayo. Para sa'yo. Okay, ate. Fine. And good job. Kuya Onyx is doing okay na. And si Ate Ruby naman, kontento na sa small business niya. And as for me, I am okay na, ate. Kaya you don't have to be salty. Salty? Salty? No problem, ate, okay? No problem. Alam ko yun, no? Di ubra sa akin yung pagiging pasaway mo. At eto na, mangako ka sa akin. Susunod ka. What's that? Nakalimutan mo na ba to? Kung maka-what's that ka, nangako tayo sa isa't isa dati, hindi ba? Ate, I can't make a promise. Kasi baka i-break ko lang yun. Tulad ng ginawa mo. Tulad ng ginawa mo. Ate, relax na. Ganun yun. Relax na ako ng bala, okay? Relax. Yan talaga ang hirap pag matagal nang nawawalay sa pamilya, Emerald. Ate, huwag ka mag-alala. Di ba nga nangako tayo sa isa't isa na magtutulungan tayo para kay Jade? Saka eme, kapag may kailangan kang tulong para sa mga kapatid mo, dito lang din naman ako eh. Uy! Hindi na, ikaw. Huwag na, Paul. Salamat na lang, eh? Diyos ko, tulungan niyo po akong gabayan ng kapatid kong si Jade. Tulungan niyo rin po akong ipaintindi sa kanya na hindi ko naman po talaga gusto mawalay sa kanila na matagal na panahon. Diyos ko, tulungan niyo rin po sana ako na maintindihan po kung ano po ang ibig sabihin ng bounce at salty. Dahil hindi naman po ako maasin, Diyos. Hindi. Hindi pala yung kasali sa prayers ko po, Panginoon. I-google ko na lang po kung ano po yung salty at kung ano po yung bounce. Tulungan niyo lang po akong gabayan ang kapatid kong si Jade. Emerald, anak, bawal maglaro, ha? Hanggat hindi pa tapos ang assignment. Opo, Nay. Bawal ding hindi kumakain ng gulay, ha? Opo, Nanay. Ayun! Yes! Hindi kita susukuan, Jade. Kala mo, ha? Gagawin ko sa'yo ang bawal rules. Ilagay mo din dyan, bawal gawin ang bawal. At bawal manggulat, okay? Diba nga ate, perfect yan, all of the above na. Jade? Ah! Oh my God! Oh my God! Lumayas si Jade! Si Jade naglayas, sabi ko na nga ba eh. Si Tita Gina. Tawagan mo si Tita Gina. Baka bumalik siya doon. Yung kaibigan. May number ka ba ng mga kaibigan niya? Tawagan mo din, ha? Naku, huwag naman sanang naglayas yung kapatid ko. Nagtanan sa boyfriend. Yung boyfriend niya. Tawagan mo. Go. Teka, ate, nalilito ako. Tatawagan ko yung mga kaibigan ni Tita Gina. Eh, bakit naman pupunta si Jade sa mga kaibigan ni Tita Gina? Kaibigan ni Tita Gina, yung boyfriend ang tawagan mo. May boyfriend si Tita Gina? Nakukuwawa naman si Tito Bagro. Ruby! Walang boyfriend si Tita Gina! Si Jade! Yung boyfriend ni Jade ang tawagan mo. Parang wala namang boyfriend si Jade, ate. Pero alam mo, ate, hindi ko rin sure. Teka, naku, ate, hindi ko rin alam naman mga kaibigan niya. Sige, tatawagan ko si Tita Gina. Alam ko na. Yung diary. Nasa taas ng TV yun. Sa Mara Clara, ganun. Doon nalalaman yung mga sikreto. Diary, ate? Diary! Para malaman natin yung boyfriend ni Jade! Eh, gumagamit pa ba ng diary ngayon, ate? Ruby naman! Ruby! Sino dyan? Onyx! Si Jade! Si Jade naglayas na dahil sa akin. Nag-away kami kagabi, di ba? Anong lumayas, ate? Eh, nandiyan na siya sa labas eh. Di ba nga mag-i-enroll kami? At di mo sinabi sa akin. Ang OA mo kasi, ate. Alam mo, ilagay mo din dyan, bawal ang OA. Ate, may papatesis ako sa'yo. Eh, may ginawa kasi akong special na timpla. Gusto kong malaman ko approve sa'yo. Onyx! Oh, kanina pa kita tinatawagan. Ba't hindi ka sumasagot? Teka, nasa ka na? Nasa si Jade?
Ano? Pagkatapos nag-enroll, sumama sa barkada? Ano ba yan? Bakit mo naman pinayagan? Kaya sumusobra eh. Ini-spoil mo. O sige na, sige na. O sige, ingat. Oh, ah, titikman mo na oh, ito. Ah, masarap to. Eh, tingnan mo, ang daming likes ng atong vlog, oh. At paulit-ulit kong sinabi dyan na ikaw ang model citizen ng barangay Nagkaisa. Og model kapatid, ulirang ate. Ako, salamat, Kapitana. Sana makinig sa'yo si Jade, no? Eme, yang si Jade, Gen Z yan, yung bunso mo. You should learn how to handle her the right way. Kaya nga, ayan o, may listahan ako dito ng mga bawal. Bawal 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 45. Ay nako, hindi obra yung mga bawal-bawal staff mo, no? Magre-rebuild din lalo ang bata. Bakit? You take it from me, ha? Advice galing sa akin, ha? Ang anak ko si Kevin, very close kami niyan. Alam mo bakit? Kasi hindi ako nakikialam sa kanya. Pero pag may problema siya, aba, I support him 100%. Kaya magkasundo kami niyan. He's doing very, very well. He's doing very okay. Proud ako dyan sa bata. Ay, si Kevin nakapagbubura sa labas! Kat! Kat! Ano ba nagawin ka dito sa anak niya? Dalhin ka ba sa barangay? Oh my God! What happened? Ma, nayos sa kabarkada dyan sa kabilang barangay. Amon ko no, wapa ko no si Jade. Ganahan ko no siya manligaw. Yung sinabi kong bawal, pinagtulungan nila ako. Kaya yun, binanatan ko sila lahat. Halika na, pumunta na tayo sa ospital. Yung mga binanatan ko, ang kailangan mo ospital. Ate Aman, kamusta nga pala yung time no siya? Kamusta na po ang aking future sister-in-law? Hoy! Makamano ka! Tsaka, sandali, sister-in-law? Sabi mo? Sister-in-law mo. Mukha mo. Ay, pasensya ka na, Anne. Eme, ha? Bago lagi kita! Bago lagi kita! Emrata, sabi ko! Kevin ba yung boyfriend ni Jade? Ay, parang hindi naman ate. Ang alam ko, pinupormahan ni Kevin si Jade. Pero hindi naman siya pinapansin ni Jade. Eh, doon na rin papunta yun. Tsaka yun ba yung sinasabi ni Kapitana na my son is doing very, very okay? Ganun daw yung okay sa kanya. Hindi okay yung ganun, no? Nakikipagsuntukan, nakikipag-away, ano ba? Alam mo, ganito tayo ipinalaki ng mga magulang natin. Kaya ganito natin didisiplinahin si Jade. Okay? Teka, alam mo, dadagdag ako pa. Ate, hoy! Nakakagutom pala mag-duty. Bikini, man. Ano ba? Ang takot-tako mo kay ate to. Kakaya naman sa'yo, ah. Sumasagot ng cellphone. Saan napunta yun? Ate. Ano yan? Alam ko naman na wala ka ng pera. Kasi yung huling sweldo mo, pinambayad natin sa utang natin kay Tita Gina. Hanggang kailan pa ba tayo magbabayad ng utang sa kanya buwan-buwan? Hanggang December na lang yun, ate. Pagkatapos nun, yung titulo ng bahay at lupa, sa atin na. Ah, yun naman pala eh. Sige, itago mo na yan. May pera pa naman ako dito eh. Tsaka maghahanap din ako ng trabaho pansamantala. Karamihan nga sa job opening, gusto nila kahit at least high school graduate ka daw. Pero kaya yan. Tsaka tumawag na rin yung agency ko kanina. Huh? Alis ka na agad, ate? Hindi, Ruby. Tumawag sila para sabihin sa akin na medyo madidelay pa daw yung pag-alis ko ulit. Yung mga immediate hiring, ang gusto nila, yun, high school graduate kahit papano. Ate, naalala mo pa ba kung sino nagsabit niyan? Oo, sina nanay at tatay. Dati nga, di ba, blanco pa yung mga yan, pero tingnan nyo, ka-graduate kayong dalawa. Pero di ba, sabi mo kay nanay at tatay, na yung diploma mo, yung una isasabi dyan, di ba? Dahil magiging teacher ka. Ano yan? Wait lang. Di pa huli ang lahat. At ano naman ang hindi pa huli? Para maging teacher ka.
Pero kailan mo muna... Magkaroon ng estudyante. Hindi agad yun. Pakatapos ng high school. Tapos, mag-college. Ako nang bahala sa'yo, ate. Malaki-laki na rin yung kinikita ko bilang assistant manager. Ay, ako rin, ate. Medyo okay naman yung negosyo. So, kuryente, tubig, sagot ko na yan. Oh, ano ate? Bumalik ka na sa pag-aaral. Pati allowance mo, ako nang bahala. Parang jahin na sa edad kong to. Ate, di ba may kasabihan, it's better late than later. Ano ba mo talaga, Ruby? Ano ba yung sinasabi mo? Baka ate, yung meaning lang niya. Yung panahon na rin, para yung future mo na rin yung isipin mo. Di ba, Ruby? No? Salamat, pero masyado na mabigat, nag-aaral pa si Jade eh. Isipin mo na rin, magiging schoolmate kayo ni Jade. See? Kaya if you wanna play in fashion, just follow me. Bye! Hi, 1 year na lang, then off to New York na ako. Kakayanin mo ba talaga, Jade? Di ba dapat mataas yung grades mo para makapasok ka dyan? Are you saying na hindi ako smart, Hazel? Street smart? Saka, pan money, di ba expensive mag-aral dyan? Claire, I'm earning already. Namomonetize ko na kayo mga vlog ko, pero I'm still thirsty for more followers para mas sumama yung earnings and yung ads ng vlog ko. Hmm? Siguradong dadami pa yan. Jay! Oh my gosh, Jay! Girls, follow me. Let's go. Jay! Paano ka tama, mamimiss yung magkapit-bahay lang tayo? Nahihirapan na nga ako sa magkapit-bahay lang eh. Pwede nga lang, mas mabahay na lang. Please, Kevin, kilabutan ka nga. Sorry, hindi kilabot ang nararamdaman ko. Pag-ibig at kilig. Ew, umalis ka nga doon. My God. Hey guys, halit na sa teacher! Hey guys! Nag-comply ka na bawal lumabas. Pero may sinabing ginawa ka sa pinagbabawal nila. Inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo ulit. Ay pwede na pala ikaw lumabas. Ang buhay ay parang isang malaking silid aralan. Iba't ibang tao, pangarap at bisyo, yan ang totoo. Sa bawat hakbang may leksyon na nakaabang. We will not move on if we don't learn a lesson. Okay lang ang magkamali, sa buhay hindi laging madali. Make it right, that's all we need. Pasensya na, tao lang. Sa classroom may batas, bawal lumabas, oh bawal lumabas. Pero pag sinabi mo ang nag-comply ka, bawal lumabas. Pero may sinabing ginawa ka sa pinagbabawal nila. Inayos mo yung law ng classroom nyo at sinubmit mo ulit. Ay pwede na pala ikaw lumabas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Ay pwede na pala ikaw lumabas. Bawal lumabas. Shut me down, I'll
paano mo mahalin ang sarili mo. Bawal lumabas, bawal lumabas.